akin. Yung parang ano, delikadong tao yung si Dado. Naisip ko lang siguro baka dapat nabantayan kita. Ako? Ay, hindi na. Salamat. Ay, ano pala? Lugas ako na pala yung mga pinggan. Kasi wala mo na akong ginagawa dito. Nakakaya naman. Tinakaya na rin sa anak mo. Kaya, yun. Rahel, simula nung bumalik ako, hindi pa tayo nakakapag-usap na maayos, ha? Pwede mo naman ako kwento ng mga problema mo, eh. Alam ko, hindi naging madali para sa'yo. Palagi ka ng dalawang bata na mag-isa. Kaya kung kailangan mo ng karamay o kakwentuhan, nandito lang ako. Pero kahit kaibigan lang, okay lang. Alala ko tuloy nung bata pa tayo. Kung may mga problema tayo, higa tayo sa may bukid, sila ng mga puno. Tapos, kulang mo sa akin yung mga problema mo. Ang sarap lang balikan sana nun. Sapat na sa akin yung nagiging ama ka kay Obet. Pero hindi na babalik yung dati, Arthur. Rachel, nagbago na ako. Lahat ng sinabi ko, lahat ng nagawa ko noon, sa droga yun. Nagbago na talaga ako. Sana bigyan mo ako pagkakataon. Oo, natutuwa ako. Natutuwa ako para sa'yo. Pero tapos na tayo. Mahal na mahal ka ni Obet. Siya ang gustong makakilala sa'yo. Kaya sana, huwag mo naman siya sasaktan gaya ng ginawa mo sa'kin. Sir. Oh, mga pare! Alabas na si Arthur! Ito na mga pulutan. Dating gawi. Hanggang umaga tayo dito. Hanggang umaga. Akala namin, mabubulok ka na sa loob. Lalaya ka pa rin pala. Kahulo kayo. Wala kang tiwala sa akin, ha? Saan ka na pala nakatira ngayon? Ayun, sa pamilya ko. Tinanggap ka pa rin nila, Rafi. Pagkatapos na lahat ng ginawa mo sa kanya, ang lakas ng tama sa inyo, Arthur. Hindi, pre. Nakayusap na yung anak namin sa misis ko. Pero tansya ko, ang laki pa rin ang galit nun sa akin. Sobra. May ang balita noon, binalak mo nung ibenta yung anak nyo. Paano kayo niyan? May trabaho ka na ba? Napa nga eh. Kaya mga sa mga tao, laman nilang galing ako sa kulungan. Kaalangan silang kunin ako. Paano ko ng trabaho niyan? Interview pa lang, inusgahan na agad ako.